It's Friday the 13th, pero sana swerte ang hatid sa inyo niyan ngayong kabi-kabila ang mga Christmas party at mga paraffle. Tonight on SFT, ang buhol-buhol na problema sa isang footbridge sa Maynila. Pag-uusapan natin ang isang resolusyon sa Kongreso para amyendahan ang ating konstitusyon. And Luis Antonio Cardinal Tagle leaves for the Vatican for an important mission. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth. Pumasa na po sa level ng House Committee ang isang resolusyon para sa pag-amend ng 1987 Constitution. Kabilang dyan ang isang controversial provision for term extension. Ito na naman tayo, usapang Chacha. Richard, ano ang tingin mo sa latest developments kaugnay ng issue na ito? Atom, unnumbered resolution, discreetly approved for surgical amendments sa ating saligang batas. No? So that's why medyo shadowy, no? If not dodgy, no? Yung din na ibang tao. So, si Congressman Rufus Rodriguez, dinidefend niya na in fairness naman, there were like 6 members of the opposition, including yung mga makabayan block doon sa first reading. Kasi ang ginawa nila dito is executive session. You know, I work in the Congress before. Usually, you use executive session kung pinag-usapan ng isang very confidential, sensitive information. Explain mo muna kung ano yung executive session para sa mga hindi familiar. So, usually, pag sinasabi yung executive session, andun lang yung mga congressman, no? Or very, yung mga may clearance lang na tao. So, members of the public, ordinary staff, dapat umalis kayo sa room. Okay. So, naalala ko nangyari ito sa Congress back in the days when I was working there. Nung pinag-usapan yung mga nitty-gritties ng Scarborough Shoal, yung operations natin, problem natin with China. So, for maraming tao, parang, wait lang, malaki yung implication nito para sa ating bansa at politika kung ma-amend yan yung ating saligang batas, bakit hindi open? Ang defense naman ni Congressman Rufus Rodriguez is that, na-debatean na. And anyways, next week, this is gonna go for second reading kung saan pwede debatean ito sa plenary, but we only have a few days left before Christmas. So I don't know why the rush to approve this discreetly kung wala rin time later on. Unless there's a plan to railroad this before magkaroon ng holiday. But remember, Atong, this has to go all the way to the Senate. And alam natin sa Senate, there's much more skepticism and much more independence, no? Right. Pagdating sa issue na yan. But I think the relevance of this is mukhang the 3 proposals, different proposals, yung isa galing sa PDP Laban Federalism Institute, yung isa sa Constitutional Commission na binuo ni Pangulong Duterte, at yung isa kay former Speaker of the House and President Arroyo, may 3 resolution for completely changing the Constitution. Mukhang na-realize nila na hindi ito papasa. So now, it seems we are in Plan B. And what is the Plan B? Amendments. And the controversial part of that is extending the terms of, among others, congressman to at least 15 years straight. So pwede ka 5-year, 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 3 times ka consecutively ma-re-elect. So, happy, happy times. Mukhang ito yung Christmas gift nila para sa kanila. Almost 2 decades since the first SOGIE bill was filed, hindi pa rin ito pumapasa. Pero hindi nawawala ng pag-asa ang mga naghahangad ng equality. Bea Dokyogen has more. Corona at sash lang, pero ready to rampa na. Sa mga kasama nating LGBT, tapos na ang laban ng Miss Universe, pero para sa mga SOGIE advocates, meron pa silang isinusulong na laban. SOGIE Equality Bill! Ipasa now na! Yan ang sigaw ng mga SOGIE Bill supporters. Malapit na raw mapaos ang kanilang mga lalamunan, pero tila butas ng karayom ang dadaanan para mapasa ang House Bill number 4982 o mas kilala bilang SOGIE Bill. Hindi lang talaga siya issue ng isang sektor, pero magkakadikit yung mga different issues na to patungkol sa stigma and discrimination. Ang SOGIE Bill ay batas na nagbibigay recognition sa karapatan ng bawat individual regardless of their sexual orientation, gender identity, or expression to be free from any form of discrimination. According to its legislative history, una itong ipinasa ni late Senator Miriam Defensor Santiago noong year 2000. Co-author ng bill si Akbayan Party List Representative Eta Rosales. Umabot ito sa third reading sa Congress pero hindi na nagpatuloy sa Senate. Ganito na rin ang nangyari sa 15th and 16th Congress. Sa 17th Congress, nirefile muli ito ni Dinagat Island Representative Kaka Bagaw, Bataan Representative Geraldine Roman at iba pang mga kongresista.
At sa 18th Congress, muling nirefile ni na Senator Riza Hontiveros, Senator Aimee Marcos, Senator Leila De Lima, Senator Kiko Pangilinan, Senator Sonny Angara, Senator Bongo, Senator Juan Miguel Zubiri, Senator Ralph Recto at Senator Franklin Drilon. Meet Nanay Sharon Francisco, isang housewife. Bona fide na babae pero isa raw siyang supporter ng LGBTQI community. Kasi mayroon din akong pamangkin, mga kamag-anak na LGBTQ na kailangan ko rin i-ano yung kanilang karapatan, ipaglaban. Kasi nga, sa panahon ngayon, nadidiscriminate na yung mga kapatid nating LGBTQ. Naniniwala raw siya na girl boy, bakla tomboy o kahit ano pa man ang laman ng puso mo, karapatan mo ang ipagsigawan ito at matanggap ng lipunan. Tao sila, may karapatan din silang magmahal kagaya nating mga tunay na babae at mga lalaki. Happy More than 20 years nang paulit-ulit na nire-refile ang SOGI bill at para sa mga SOGI advocates, hindi raw sila titigil hanggat hindi tuluyang naisa sa batas ang bill na ito. I am Bea Dokyogen and I stand for truth. Ang footbridge ay para sa kaligtasan ng mga pedestrian. Pero paano kung sa footbridge mismo may naghihintay na peligro? Manal Sugado reports. Tuwing umaga, araw-araw dumadaan dito si Joel Concon mula sa Tondo papunta sa kanyang trabaho bilang ship superintendent sa Tayuman Street. Kesa mahuli ng NTPB sa jaywalking, ay sa footbridge na siya dumadaan. Delikado talaga siya sa mga dumadaan dito. At saka sa gabal, yung ulo mo tatama talaga dito sa mga wiring. Kapansin-pansin dito sa Tayuman footbridge, kapag dumaan ka dito, yung mga kasing taas at abot kamay ng mga cable wire. Dahil sa mga dangling wires, madalang na dumadaan ang mga tao sa footbridge. Nasaksihan naman ni traffic enforcer Eray Beshad ang pagsabit ng nakalaylay na wire sa isang truck sa naturang lugar. Mabuti na lang at walang nangyaring aksidente. Dumadaan dito yung mga truck na ano, malalaki yung container na minsan tinamaan din o yan. Pero much better pa rin sana kung maitataas. Kapareho dun sa naunang bridge, abot ulo din yung wire. Pero ang kaibahan ay nakatali yung mga cable wire dito sa Hermosa Footbridge. Dito naman sa intersection ng Recto at Divisoria, meron din kahaling tulad na cable wires na kasing taas rin ng tao. Sabi ng mga dumaraan dito, natatakot pa rin sila sa maaaring disgrasya kahit tumaas na ito ng kaunti. Hinahatid sundo naman ni Nanay Danica ang kanyang nag-aaral na 7-year-old child at madalas sa footbridge na ito sila dumadaan. Hindi niya rin maiwasang kabahan. Baka may mga batang tatalon dyan na abutin yung wire. Delikado siya sa mga dumadaan. Ayon sa City Engineering Office, 3 beses sa isang linggo sila nagkakaroon ng banding operation. Ito yung pagsasaayos ng mga electric wires, internet wires at cable TV na nakalaylay at nakikita sa kalsada. Kasama sa operasyon ng kumpanya ng kuryente, internet provider at signal ng TV. Gagawin, istriktuhan natin sila na kailangan na makikipag-coordinate sila sa city para nakatama yung mga height ng kanilang mga wires. Paglilinaw rin ng City Engineering Office na naunang naitayo ang poste ng mga wires sa Tayuman, Manila bago ang footbridge. Kaya naman, agarang relocation ng poste ang kakailanganin at koordinasyon sa mga public utility companies in partnership sa DPWH. Dadaan pa raw ito sa redesigning at series of consultation. We inspect before installation of pole, before the issuance of excavation permit on poles. So, yun yung mga kailangan namin gawin bago mag-install ng poste. Ngayong taon, mahigit 60 mga location sa Maynila ang nabundle at natanggalan ng mga dead wires. Madalas ang mga kable ay disconnected na sa service provider. Yung panawagan namin, sana iayos lang para maiwasan naman yung mga hindi natin gusto ng pangyayari. Like, puputol yung wire, may tatamaan na dumadaan, matahimik. So, yun na lang, dapat talaga ma-address yung ganit yung okay. Sana maiayos nila yan. Kasi baka di naman natin masabi, baka biglang may ma-accident. Hindi man nakakuryente ang mga kable na ito, pero ang kaligtasan ng publiko ang siyang dapat maging prioridad. I am Manal Sugado and I stand for truth. From Manila, na-assign po si Luis Antonio Cardinal Tagle to head the second most important office in the Vatican. JM Encinas has the story. Eating, Jesus ate a lot. In the gospel, he's always at meals. You know? No wonder before he died,
28. And when he rose from the dead, he asked the disciples, "Do you have something to eat?" Masayahin, palangiti, at malapit sa mga nangangailangan. Ganito ilarawan ng karamihan si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Kaya naman, hindi na rin nakapagtatakang siya ang napili ng Santo Papa bilang pinakabagong propaganda fide o Prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples sa Vatican. Makapangyarihan nga raw ang bagong posisyon ni Cardinal Tagle dahil this Vatican-based congregation ang mangangalaga sa misyon ng teritoryo at mamamahala sa pondo ng Pontifical Missionary Works. Maituturing nga daw na biyaya sa ating bansa ang pagkakatalaga kay Cardinal Tagle bilang propaganda fide na ipinagkatiwala ng Santo Papa sa isang Filipino, ang isa sa pinakamataas na posisyon sa Vatican. Malungkot man daw dahil mamawala sa bansa si Cardinal Tagle, naniniwala si Bishop Jose Colin Bagaforo na deserving si Cardinal Tagle sa bago niyang misyon. Alam namin na kayang-kaya ni Cardinal Tagle ang bagong responsibilidad na binigay sa kanya ng ating Santo Papa. Iiwanan din ni Cardinal Tagle ang posisyon niya bilang International Chairperson ng Caritas International. Si outgoing Papal Nuncio Gabriel Capsha, tiwalang magagampanan ng Cardinal ang bagong misyon dahil na rin sa pagiging malapit niya sa mga tao. We'll continue to spread the good news, not just in this country, but also in Asia and wherever they live, outside in the bigger world. Sa isang photo op, biniro pa nga ng Papal Nuncio si Cardinal Tagle na magpalit sila ng pwesto dahil mas mataas ng araw ang posisyon nito sa kanya. Year 2001, Tagle was named Bishop of the Diocese of Imus by St. John Paul II. Noong taong 2011, he was appointed as the Metropolitan Archbishop of Manila. At taong 2012, during the last consistory of the pontificate of Pope Benedict XVI, siya ay naging ganap na kardinal. Si Cardinal Tagle ang ikalawang Asyano sa kongregasyon matapos ang pamumuno ni Indian Cardinal Ivan Diaz noong 2011 at ikalawang Filipino na naitalaga sa pinakamataas na posisyon sa Vatican kasunod ng namayapa ng si Cardinal Jose Tomas Sanchez. Ngayon na Pasko sa mga Pilipino. Merry Christmas! Mensahe naman ng pasasalamat ang pabaon sa kanya ng ilan nating kababayan. Medyo naiyak talaga ako si Cardinal Tagle kasi ever since naging inspiration namin, lalo na sa mga Catholic. Maraming salamat. Thank you so much for all that you have done, for your inspiration. Pinapanood ko kayo. Mapalad ako na makasama si Cardinal Tagle bago ito tuluyang lumipad patungong Roma. Sa sandaling oras ko siyang nakita, aking naramdaman ang kanyang kabanalan. Being church of the poor, giving the poor the best. So we trade for them. I am J.M. Encinas, and I stand for truth. Na maalam na po ang ating kasamahang Kapuso reporter, host at director na si Cesar Apolinario. Pumanaw si Cesar sa edad na 46 sa sakit na lymphoma. Nagsimula ang career niya sa Kapuso Network as a researcher bago naging TV reporter. As a reporter, nakilala siya sa mga istoryang malapit sa masa. Si Cesar din ang host ng I Wonder kasama si Susan Enriquez kung saan tinatalakay nila ang mga istoryang may kinalaban sa kulturang Pilipino. Mula sa dating takatakboy hanggang maging isa sa mga respetadong journalist at director, Cesar is a true testament to dedication and hard work. Off-camera, kilala siyang masiyahin, full of energy, at mapagmahal sa pamilya. Ang aming pong pakikiramay sa kanyang pamilya at mga kaibigan. And that's it for the week. Para sa mga magpa-party dyan, remember, don't drink and drive. We'll see you again on Monday. I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth.